What's up mga ka-Hunter? Tumating na ang spoiler ng chapter 376 ng Hunter x Hunter. Nagpapatuloy ang kwento mula sa nakaraang kabanata na pagbabaliktanaw sa kabataan ng mga Phantom Troop noong hindi pa sila iisang grupo. Makikita na nagsagawa ng screening party sila Crollo, Paco, Sheila at pinakabatang si Sarasa, para sa anime na dinab nila gamit ang kanilang mga boses. Kasabay nito, ay nagmingit-ngit naman sa galit sila Yuvajan at Finks dahil sa naisahan sila ni Crollo nakaraan tungkol sa videotape. Upang mawala ang galit nila Finks at Uvo, ay gumawa ng paraan si Sarasa para rito. Inutusan niya si Finks na mamigay ng mga candy sa mga bata at sunod naman ay si Uvo. Lumalabas na kayang manipulahin ng pinakabata sa kanila ang mga matatapang na sila Finks at Uvo. Samantala, sa susunod na pahina naman, ay makikita na nga na hype ang mga bata na panuuri ng Clean Up Rangers. Napansin naman nila Shalnark at Franklin na sila Crollo ang nagboses dito. Habang pinapanood nila ang kanilang ginawang palabas, ay nabanggit ni Paco Noda, na napakahusay talaga ni Crollo na magpalit-palit ng katauhan o boses. Na tila nagpapakita ng kanyang kakayahan sa hinaharap. Hindi naman inaasahan na biglang nawala ng tunog ang kanilang pinapanood at sunod ay pati na ang video mismo. Nagkabuhol-buhol pala ang tape at sabi ng pari ay baka mahirapan silang ayusin ito nang hindi napuputol. Makikita rin sa sumunod na pahina na inasar ni Uvo si Crollo at sumigaw ito sa maraming manunood. Habang nangyayari ito, ay gumawa na ng paraan si Crollo upang hindi mainit ang mga manunood. Sinimulan niyang i-impersonate ang mga lalaking Clean Up Rangers ng aktwal. Kaya naman, ay nakilala na ng manunood na boses pala niya ang ginamit sa paggawa nito. Bale, ipinagpatuloy na lamang nila ang video ng walang tunog at ang mga dubber ay binasa na lamang ang kanilang mga linya ng aktwal sa mikropono. Kinilabutan naman ang mga manunood ng Venus Essen na ni Crollo ang kontrabida. Na tila, may lumalabas pa nga ng mga aura sa katawan niya. Hindi kaya't unaware si Crollo na na-unlock niya ang kanyang Nen ability sa pagkakataong ito. Kasabay nga nito ang pagpapakita na rin ng batang Nobunaga na nanunood din sa kanila. Naging success ang kanilang pagtatanghal. Matapos nito, ay binati ni Shalnark at Franklin si Crollo sa angking galing nito sa pagdadab, pero sinabi rin ni Crollo na ang mga babae rin talaga ang nagdala nito. Samantala, hamarang na naman si Uvo sa kanilang daraanan at sabi ni Crollo oras na para kausapin niya si Uvo. Nang biglang pumagit na sa kanila si Sarasa, kaharap si Uvo at pagkatapos ay humarap naman siya kay Crollo at sinigaw niya na, ayos ka pala. Marahil nagkamali ako ng pagkakakilala sa iyo. Pagkatapos ay itinuro ni Sarasa si Uvo gamit ang daliri niya at sinabing, dinab ko lang yung mga sinasabi mo sa pagtatanghal kanina, habang pinapanood mo kami. Sumunod ay nakiusap si Uvo kay Crollo na siya ang magboses sa mga halimaw sa iba pang episodes ng tape. Ganun din, pati ang ibang mga tropa ay gusto na din magboses sa anime. Si Nobunaga ay si Green, si Phaethon ay si Yellow, si Finks ay si Blue, Shalnark ay ang Genius Professor, at si Franklin ay ang Great Demon King. Ayaw naman ni Machi na maging prinsesa at gusto niya nga daw ay maging kalaban. At dito na nga nabuo ang grupo. Isa sa kanilang pagpupulong ay pinag-usapan nila ang magiging pangalan ng kanilang grupo. Si Uvo ay iminungkahi ang Gekidan na ang ibig sabihin ay Theater Performers. Pero masyado daw seryoso ito, sabi ni Nobunaga at parang silang naglalakbay na mga performer, kaya naman iminungkahi ni Paco Noda na troupe na lamang ang gamitin nila. Wala silang maisip na may dagdag sa unang pangalan ng kanilang grupo, kaya naman, nag-agree ang lahat na something troupe muna ang gamitin nila. Samantala, makikita rin sa isang pahina na tinanong si Uvo kung bakit excited siya sa susunod na pagtatanghal nila. Sinabi niya na nakita na nga daw niya ang pangarap niya, at yun ay ang maging number one na kalaban sa buong mundo sa mga pagtatanghal na kanilang gagawin. Sa huling pahina ay makikitang nag-alala si Crollo kay Sarasa na umuwing mag-isa, ngunit sumagot si Shalnark na malapit lang naman daw ang uwian niya. Sumunod ay makikitang mag-isa siyang naglalakad sa bundok ng basura, nang may nakaabang na van na may mga sakay na mga kidnapper, at nag-aabang sa susunod nilang mabibiktima. At dito na nga nagtatapos ang ating spoiler para sa ating chapter 376. Abang-abang na nga lang muna tayo para sa darating na full chapter nito. Huwag nyo na rin palang kalimutan na mag-follow sa aking Bilibili Space para palagi kayong updated sa mga susunod ko pa na mga videos. Muli, salamat po sa panunood ang kita-kit sa ating next video. Maraming salamat po. Yeah, yeah.